Hi everyone, welcome to Sulit Tech Reviews. Alin kaya yung masulit sa dalawang to? Itong Hot 11S or itong Redmi 10? Pag-usapan natin. Okay, so gaya pa rin natin guys, gusto ko muna kayo invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads. Okay, so nandito sa atin yun guys, itong Redmi 10 tsaka Infinix Hot 11S. So, doon muna tayo sa presyo. So, itong Hot 11S ng Infinix 464GB na variant ay 6,990 pesos lang. Samantalang itong Redmi 10 464GB na variant ay 7,590 pesos. So, pagdating sa presyo, may kaunting difference na tayo makakita. Pero disclaimer muna guys bago natin ituloy itong comparison na to, na parehas updated yung operating system ng mga to, parehas updated lahat ng mga application, at ang gagamitin nating AnTuTu benchmark version ay parehas sa dalawang to at yung pinakabago din as of making this video. Okay, so umpisahan natin guys dito sa design, sa itsura nilang dalawa. Well, of course, masyado na to nakadepende sa taste ng bawat isa sa atin. So, wala talagang mananalo sa kanila kasi magkakaiba tayo ng pipiliin pagdating sa design. Ngayon, ang titingnan na lang natin sa kanilang mga design ay yung practicality or yung makakatulong sa atin para mas ma-enjoy natin yung phone. So, una na dyan guys ay yung camera bump. Kita nyo naman, manipis lang. Halos wala kang camera bump itong Hot 11S. Whereas dito naman, sa Redmi 10, medyo makapal. Yan, medyo makapal siya compared kanina dun sa Hot 11S. Okay, so kung papipiliin ako sa dalawang to, sa totoo lang ha, mas gusto ko yung kulay ng Redmi 10. Pero dahil nga dun sa camera bump sa likod, mas magiging komportable ako sa design nitong Hot 11S. Pero kung ang pag-uusapan ay yung pagiging smudge magnet nila at fingerprint magnet, parehas na parehas lang guys. Ayan, no? Hindi lang talaga masyadong halata dito sa black. Pagdating sa pagiging smudge magnet at fingerprint magnet, same lang sila. Ang susunod na difference na makikita natin sa dalawang phone na to ay yung placement ng headphone jack. Dito sa Redmi 10, ayan, nasa taas. Samantalang dito naman, sa Hot 11S, yung headphone jack ay nandito sa may ibaba. Okay? Again, personal preference na natin yun guys kung alin yung mas komportable sa atin, kung nandito ba sa taas or nandito sa ilalim yung headphone jack. Pero ako personally, wala akong problema kahit saan pang lugar nakalagay yung headphone jack. Pagdating naman sa speakers, parehas silang dual speakers. Ang difference lang, syempre yung kanilang main speakers ay parehas nandito sa ibaba. Yung dito sa Redmi 10, yung kanyang secondary speakers ay nandito sa taas, pinakataas. Samantalang dito naman, sa Hot 11S, ay nandito sa kanyang earpiece. So, medyo nakaharap ng kaunti sa atin guys, yung secondary speaker ng Hot 11S. So, tingnan natin yung actual difference nila sa sound test. Pagdating naman guys sa display, itong Infinix Hot 11S ay naka 6.78 inches IPS LCD, Full HD Plus, 1080x2460 yung kanyang resolution na mayroong 399 ppi at 90Hz yung kanyang maximum screen refresh rate. Pero hindi nagtatapos dyan kasi naglagay ang Infinix ng screen protection dito sa Hot 11S. At yun yung tinatawag na NEG DynaRex T2X -1. Kung gusto niyo ng full explanation tungkol sa screen protection na yan, panoorin niyo yung full review ko dito sa Hot 11S. Ito namang Redmi 10 ay mayroong 6.5 inches IPS LCD, Full HD Plus, 2400x1080 yung kanyang resolution, 405 yung kanyang PPI, at 90Hz din yung maximum screen refresh rate. Pero hindi katulad ng Infinix Hot 11S, wala tayong screen protection dito sa Redmi 10. Pagdating sa size, again, personal preference natin yun guys, marami sa atin yung mas gusto ng malaking display kagaya ng sa Infinix Hot 11S, pero madami din sa atin yung gusto ng sakto lang yung size kagaya nitong sa Redmi 10. So, huwag na natin pag-usapan yung screen size. Pag-usapan natin yung quality ng display. Itong Hot 11S guys, kagaya nung nasabi ko sa full review, ay wala namang yellowish tint dito sa may bandang baba. Pero, may konti tayong minor leaks
or minor light leaks na makikita dito sa may punch hole niya, punch hole selfie camera. Pero kapag yan ay naka low brightness lang. Samantalang dito naman, sa Redmi 10, meron tayong mapapansin na noticeable yellowish tint kapag puting-puti yung naka-display. Pero wala naman akong mapansin na sobrang obvious na light leak dito sa kanyang punch hole selfie camera. Ngayon, before natin i-compare yung kanyang refresh rate, guys, yes, parehas na lang naka 90Hz na maximum screen refresh rate. Pero gusto ko lang i-mention na na-fix na ng Xiaomi yung issue natin dito sa Redmi 10 pagdating dun sa 90Hz niya. Nakapag nag-i-scroll tayo sa kanyang UI, sa browser, napakagaspang ng pakiramdam. Pero ngayon, sobrang smooth na. Kaya eksakto-eksakto, guys, yung fix na yon ng Xiaomi dito sa Redmi 10 dahil may ko-compare natin sila parehas at patas. At dahil nga napaka-smooth na, guys, ng animation dito sa Redmi 10, wala na akong makitang difference pagdating sa performance ng kanilang display kapag ang pag-uusapan ay refresh rate. Pagdating naman sa Widevine security level, itong Redmi 10, guys, ay level 1 na. So makakapanood tayo ng mga HD content sa mga streaming services kagaya ng Netflix. However, ito namang Infinix Hot 11S, yung kanyang Widevine security level ay level 3 lang. So malaki-laki yung lamang ng Redmi Note 10 pagdating sa entertainment. Kasi mga standard definition lang yung play nitong Hot 11S. At gusto ko lang din i-mention na yung color profile dito sa Redmi 10 ay pwede nating i-customize. Actually, meron tayong tatlong presets dito na pwedeng pagpilian: Vivid, Saturated, at Standard. Pero set lang muna natin sa Standard kasi parang yan yung pinaka-default at accurate na kulay dito sa phone na to. Pagdating naman dito sa Infinix Hot 11S, hindi natin siya maku-customize. Talagang may sarili ng timpla yung kanyang display. Hindi natin magagalaw yung kung ano-anong settings pagdating sa kanyang kulay. Yan na yun talaga. Pero kung titingnan natin side by side yung kulay ng dalawang phone na to, kapag nag-play ng 1080p video kagaya na makikita nyo ngayon, halos wala tayong makikitang difference. Mukhang parehas sa parehas talaga yung kulay nila. So pagdating sa mga ganitong klase ng video, wala tayong magiging problema sa kahit anong phone na to. However, kung titingnan natin mabuti yung quality sa display ng Redmi 10, mapapansin ninyo na may kaunti siyang lamang pagdating sa contrast ratio. Pagdating naman, guys, sa performance, parehas sa parehas lang sila ng chipset Helio G88. Parehas din silang 4GB of RAM at parehas din silang 64GB yung internal storage. At yung kanilang mga storage ay eMMC at hindi UFS. Ngayon, bago kayo pakita, guys, sa mga scores na nakuha natin sa dalawang phone na to, gusto ko lang sabihin na parehas silang naka 90Hz nung pinatakbo ko yung AnTuTu Benchmark. Dito sa unang run natin, guys, ng AnTuTu Benchmark, makikita ninyo na yung ating score ay medyo mababa, 179,444. Sa full review ng Infinix Hot 11S, na-explain ko kung bakit nangyari yan. Mapansin ninyo na yung score ng GPU ay 0. So dito sa AnTuTu Benchmark na to, hindi nasama yung GPU sa score. So again, gumamit tayo ng GPL tool. After nating magamit yung GPL tool, makikita ninyo na yung ating total score ngayon ay 219,945. Ngayon, same din dito yung nangyari sa Redmi 10. Hindi rin nasama yung GPU sa kanyang total score. Kaya ang score lang nakuha natin ay 155,182. At sobrang obvious na mababa yung nakuhang score ng Redmi 10 compared sa Infinix Hot 11S kapag walang GPU. Nung ginamitan na natin ang GPL tool, 204,155 na yung naging score nitong Redmi 10. So, malaki-laki tinaas. However, kung titingnan natin sila side by side, 204,000 versus 219,000. Ang laki ng lamang ng Infinix Hot 11S pagdating sa overall performance. So tingnan natin yung kanilang performance pagdating sa game. Dito muna tayo sa Infinix Hot 11S. Sa Asphalt 9, well, hindi niya na-generate lahat ng graphics, pero smooth yung ating gameplay. Siguro mga 80 to 90% ng gameplay ay okay naman. Meron tayong hiccups paminsan-minsan, hindi mawala yan kasi entry-level phone pa rin ang maituturing to. So hindi pa rin ganun ka-powerful yung chipset compared sa mga mid-range phones at flagship phones. Pero again, sapat na sapat yung performance niya para ma-enjoy naman natin yung gameplay. Dito naman sa Asphalt 9 ng Redmi 10, okay din naman, pero mas madami akong hiccups na napansin dito sa Redmi 10 compared sa Infinix Hot 11S. Kung 80 to 90% na smooth yung gameplay sa Hot 11S, dito naman sa Redmi 10, 60 to 70% lang para sa akin. Dito naman sa Rush Rally 3, sa Infinix Hot 11S, makikita ninyo na kahit naka-high settings pa tayo, naglalaro sa 28 to 31 FPS yung ating gameplay.
So wala tayong magiging problem dito. Same din yung kaso pagdating sa Redmi 10. Napaka-smooth din naman at pumapalo din ng more than 30 FPS paminsan-minsan. So pagdating dito sa Rush Rally 3, pantay lang sila. Pagdating naman dito sa NBA 2K20, again naka-ultra high settings tayo. At dito muna tayo sa Infinix Hot 11S. Masasabi ko na 90 to 100% ng gameplay ay napaka-smooth. Meron lang siyang mga hiccups paminsan-minsan doon sa mga pinapakitang B-rolls ng game. Pero doon sa actual game, halos wala tayong may experience. Dito naman sa Redmi 10, almost same lang din sila ng performance, pero mas madami siyang lag sa mga B-rolls compared sa Infinix Hot 11S. So yes guys, pagdating sa overall performance, para sa akin, lamang na lamang dito yung Infinix Hot 11S. Okay, so sa camera naman tayo. Dito sa Hot 11S, meron tayong triple camera setup, 50 megapixels, 1.6 aperture yung kanyang main shooter. Meron din siyang 2 megapixels na depth sensor at isang AI lens. Yung kanyang selfie camera naman sa harap ay 8 megapixels, 2.0 aperture. Malaki-laki naman yung lamang nitong Redmi 10 pagdating sa camera module. Although 50 megapixels din yung kanyang main shooter pero 1.8 aperture lang. Kaya lang, meron siyang 8 megapixels, 2.2 aperture na ultra-wide. Meron pa siyang 2 megapixels, 2.4 aperture na macro lens at 2 megapixels ulit, 2.4 aperture na depth sensor. At yung kanyang selfie camera, same din sa Hot 11S, 8 megapixels, 2.0 aperture. Pagdating dito sa mga sample photos, mas gusto ko yung detalye ng mga photos galing sa Redmi 10. Makikita nyo naman pagdating sa sharpness, sa kulay, sa brightness, parang lamang na lamang talaga yung Redmi 10. Pagdating sa video, pareha silang walang kahit anong stabilization. So hindi na natin pag-uusapan kung sino yung mas maalog sa kanilang dalawa kasi parehas talaga sila. Pero pagdating sa overall quality, sa kulay, sa again sa sharpness at sa detalye, mas gusto ko naman dito yung Hot 11S. Pagdating sa battery guys, parehas lang sila ng specs kasi 5,000 pareho yung kanilang capacity. Parehas din silang pwede sa 18 watts fast charging. Pero ang lamang lang nitong Redmi 10 ay meron siyang 9 watts reverse wired charging. So pwede natin itong gamiting power bank sa mga emergency cases. Ngayon pagdating naman guys sa screen on time na nakuha natin, yung pinakamagandang SOT na nakuha natin sa dalawang to ay kapag nakaset sila sa 60Hz lang na refresh rate. Dito sa Hot 11S, ang nakuha natin ay 12 hours and 8 minutes. Dito naman sa Redmi 10, 11 hours lang and 8 minutes. Okay, so yun na lahat guys, yung mga differences na kailangan nating malaman tungkol dito sa Redmi 10 at Hot 11S para matulungan kayong mamili kung alin sa dalawang to yung dapat nyong bilhin. Pero kung kayong tatanungin based sa mga napag-usapan natin mula kanina, alin sa kanila yung masulit para sa inyo. Kung ako naman guys ang tatanungin ninyo, depende kung saan natin gagamitin yung phone. So for example guys, kung ang focus natin ay media consumption kagaya ng panonood ng movies, lalo na sa mga streaming services, panalong-panalo yung Redmi 10. Kasi maliban sa yung sabi ko kanina, may konti siyang lamang pagdating sa overall quality ng kanyang display, yung widevine security level niya ay level 1. So makakapag-play tayo dito ng mga full HD na mga movies. Pero kung ang focus niya naman ay yung performance, lalong-lalo na pagdating sa gaming at mas magandang battery life, dito naman tayo sa Hot 11S. Pagdating naman guys sa camera, kung photos ang pag-uusapan, dito ka sa Redmi 10. Pero kung ang pag-uusapan naman ay yung video quality, dito naman sa Hot 11S. Pero kung ang pag-uusapan ay yung presyo at yung overall value na makukuha natin, para sa akin, Infinix Hot 11S yung panalo sa dalawang to. Pero okay guys, anong masasabi ninyo? Comment nyo dyan sa baba. So yun muna, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at i-click notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating upload. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa sambat-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.